Hello everyone. All right. So, welcome sa ating panibagong lesson in physical education. Okay, so ang pag-uusapan natin for today is about all right. Types of dance categories. Okay? So, ano-ano nga ba ang iba't ibang klase o type ng mga dances? So, napakarami niya pero ilan lang yung ating babanggitin or pag-uusapan on this lesson. So, before we proceed, so, bilang Filipino, parte na ng ating kultura ang gumalaw kapag nakarinig tayo ng music. Diba? Kapag hindi natin maiwasan, minsan kapag lalo na kapag upbeat at na-enjoy natin yung music, hindi natin maiwasan yung mga dad na lang bigla. Ganon. And kamakailan lang, during this quarantine, nauso yung pag-tiktok. Tama? And marami sa atin ang nadiskubre na meron pala silang talent on dancing through the TikTok. Diba? Doon sila humahataw, doon sila gumigiling. And they are showcasing their discovered talent through dancing. Because, again, it is part of our culture to dance. Tulad ng nasabanggit natin sa previous lesson, ang Filipino, napaka-festive niya. Diba? Every traditions, every anuman lahi ng pagka-Filipino mo, kapag merong kanya-kanyang kung paano nag-celebrate or kung paano nagsasayaw. Merong kanya-kanyang reason ng mga Filipino kung bakit sila nagsasayaw. Pwede sila magsayaw because they are celebrating sa harvest. Sasayaw sila because they are mourning for someone. Diba? So, napaka likas na mananayaw ng mga Filipino. Okay, so, ano-ano nga ba't ang iba't ibang klase ng mga sayaw? Okay, so isa-isahin natin siya. So, una dito, ang exercise dance. Okay, so, ang exercise dance, it is a type of dance mixed from different styles. And the main purpose ng sayaw na ito is for exercise and fitness. Okay, ayan lang yung pinaka-main goal niya, exercise and fitness. So, ang mga halimbawa nito, neto ay ang aerobic dancing and Zumba dancing. Diba? So, minsan kapag Saturday morning or Sunday morning, nakikita natin yung mga nanay or tatay natin na sa mga plaza na sumasayaw-sayaw sila, okay? So, para maintindihan natin or makita tayo ng sample kung paano ba ginagawa ang dance exercise, ang exercise dances, let's watch this video. Hey guys, I'm Allie Cohen, and I have a 15-minute dance cardio workout that's going to get you feeling amazing and help you bounce back from anything that's going on. Get ready to have some fun. All right, I got my girl Dre over here, and she's going to be doing the modifications for me. And I got my girl Chris. The body's going, and it really helps you bounce back from whatever is going on. So you can flip this video on and just let loose, right? There's no wrong or right. Just whatever feels good to you. Pick it up, take it up. Quicker tempo. 5, 4, 3, 2, 1, side. Reach it. For 5, 4, 3, 2, 1. Diba, napaka-free niya. Shake it out, good. Napaka-free niya. Beautiful. Let's get to some shoulder rolls. Roll it back. And it's like, ang steps mo sa sayaw na to is exercise. And take it front for 4. Diba? Three, shoulder rotation. 2, 1. Good. Tap reaching, it out. All right. Step, side to side. We're going to get a little turned up right now. Hey. You feel that beat? Here we go. Open the legs. Take the hips front. Take it side. Take it back. Take it side. This is where I like to say, hey, nobody can mess with you, right? Look at these hips. Take it front. Back. Good. A little quicker. And arms, whatever feels good. You can let them loose. Hey, girl. Roll it out. Roll. Good. So I like to lift my shoulder and accentuate that booty, right? Work hard on it. Take it. Good. Other side. So we'll go front, other direction. Nice and slow, hitting all four walls. All right. So, ano yung ma-observe natin on that dance? Makita natin yung pagka-loose ng kanyang galaw, pagka-free ng kanyang galaw, di ba? And tulad yung sabi ko kanina,
para lang siyang din nag-exercise with the music, di ba? Shoulder rotation, reaching, then pinapatry lang niya yung sa beat. Okay, that's the aerobic dancing. Oh, that's the aerobic, that's the exercise type of dance. Okay? Let's proceed sa another type. Another type of dance is yung folk dance. Okay, so folk dance represent musical, cultural heritage, reflections of daily life, or ethnic history of people who live in a certain region or country. So, every country, every culture, every region, is may kanya-kanya silang folk dance. So, it's popular all around the world in hundreds of unique variations and sites. So, folk dance, also known as traditional or ethnic dances, are usually performed at dance gatherings with the accompaniment of traditional music of the region. So, commonly, kapag meron tayong mga big or international or national events na ginagawa dito sa ating bansa, ang isa sa mga pinang-entertain or pinang-welcome natin kapag meron mga bumisitang mga bigating tao from other countries, yung ating folk dance, because we are showcasing our culture through that folk dance. Diba? Kamakailan lang yung nangyaring SEA Games, Southeast Asian Games. Diba? Isa sa mga opening nila, isa sa mga performance nila during that opening or during that program is ang mga folk dances natin. Okay? So, para makita tayo ng sample ng folk dance, so let's watch this Philippine folk dance track number 1, Tinikling, on this YouTube link. By the way, ang mga YouTube link is ilalagay ko siya sa description ng video na to para makita nyo rin siya in full. Alright, so what we can observe based on that folk dance? Ano yung pwede natin ma-observe based on that folk dance? Una, standard yung kanyang yung kanyang mga steps, di ba? Meron silang specific pattern. And they represent a particular culture. Okay, Filipino yung pagkakasayaw nung tinikling na yon. And only in the Philippines, meron ganyang klaseng typical type ng dance. Alright? So, syempre, kasi sa atin yung folk dance na yun. Kaya sa Pilipinas lang talaga meron ganyan. Okay. So, tandaan, kapag ito ay nag-represent ng culture and standard yung kanyang performance, ang kanyang steps fixed siya and accompanied siya by, commonly accompanied by musical instruments, yan ang folk dance. Alright. Next is yung ballroom. Okay, so ballroom is a dance, typically a style of dance shared between one male who acts as the lead and one female who acts as the follow. Alright, so ballroom dancing consists of two styles. One is the smooth or the standard and the other one is the rhythm or the Latin. Okay, so anong kaibahan nila? Pag-usapan muna natin ang smooth or the standard style. So, ang smooth or standard style ay nagpo-focus on elegance, grace, and fluidity of movement. Okay? So, tandaan yung characteristics niya, elegance, grace, and fluidity of movement. Yeah. Okay? So, dancers rotate in a counterclockwise direction
moving around the entire floor. Then the couple is constantly moving on the dance floor, transitioning from one place to the next in a fixed pattern. Okay, so ang sample nito is yung waltz and tango. So, panoorin natin ang sample ng video. So, for tango, let's watch this video. Okay, so ano yung pwede natin mapansin based on that dance? Una, fixed din yung kanilang movement, di ba? And sabi dito, elegance and grace, di ba? Isa sa mga criteria o isa sa mga distinguished uniqueness ng pagiging standard style. Kung mapapansin natin sa tango dance, yung flow ng kanilang sayaw, ang pagiging firm ng kanilang movement, and yung grace, di ba? Pansin na pansin at saka halata on that tango dance. So, again, kapag gusto niyo makita yung full video, ilagay ko yung link na to sa ating mga descriptions. Okay. Next is yung waltz, another type ng standard style. Okay, so anong pa natin observe on that dance? Di ba? Kitang-kita din or observable din ang pagiging graceful niya, ang pagiging elegante nung sayaw na yon. Di ba? Okay, so next type ng ballroom dance is yung tinatawag natin na rhythm or the Latin style. Okay, so this Latin style focuses on a display of a vibrant energy of a personal flair. So unlike dun sa standard na may pagka-elegante yung kanyang galaw, may pagka-fluid, may pagka-smooth, parang social yung sayaw na yun. This Latin dance, energetic naman siya. Okay? So the couple's dancing pattern is syncopated to the rhythm of a dance music. So the couple usually dances in one spot of the dance floor. So included in this style are rumba, cha-cha, samba, and jive. Okay, so tingnan natin ang dalawang sample ng video. Unahin natin ang cha-cha. So let's watch how cha-cha is danced.
Okay. So, kung mapapansin natin on that cha-cha dance, di ba, mas energetic siya kaysa doon sa kanina sa standard style. So, mas marami siyang galaw, mas marami siyang kembot, okay? So, kasi isa yun sa mga traits sila, isa yun sa mga characteristics ng isang Latin style na pwede energetic. So, another type ng Latin dance is, let's watch this, jive. Panoorin natin itong jive. Up with it, girl. Rock with it, girl. Throw the mid, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Observe nyo yung galaw nila, yung paa, yung katawan. Alright, so ano yung mapapansin natin doon sa jive na yun as a type ng isang Latin dance? Again, same ulit, napaka-energetic ng sayo niya, ang dami niyang galaw, at saka kung kumpara doon sa standard natin, yung standard kasi natin is aura-aura lang, parang pose-pose lang, fluid ng move. Ito naman is bibo-bibo. Okay, so sa Latin style, bibo-bibo, ang energetic, ang galaw-galaw niya. Okay? So, ayun yung ating dalawang klase ng ballroom. Tandaan natin, dalawang klase nating ballroom is yung standard style at saka yung Latin style. Okay, so another types of dance is yung contemporary dance. Okay, so a contemporary dance is a genre of dance performance na dinevelop sa noong mid-20th ni Isadora Duncan. Okay, nung si Isadora Duncan is nag-decide to create his own genre ng her own genre ng dance no mula nung nag from the ballet, so nag-decide siya mag-create ng kanyang sariling genre ng dance in which ang standard ballet hinaluan niya ng ibang klase ng types ng dances. Okay, so kaya siya naging contemporary dance. So ano yung mga elements sa kanyang hinalo? So several of those genre na kanyang hinalo ay modern, jazz, lyrical, and classical ballet. So ang kanya ng kanya parang pinag-mix up. So contemporary dancers strive to connect the mind and the body through fluid movements. Okay? So para mas maintindihan natin, let's watch this anak or child choreography noong December 29, 2012.
pansin yung pagka-pansin pa rin yung pagka-valley ng galaw niya, di ba? Pero hindi na siya pure valley, may halo na siyang ibang steps o ibang genre ng dalaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, pinamustan pati pagtulog. Sa gabi na putuyat ng iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may talong ka ng iyong amang tuwang-tuwa. Okay, so once again, if you want to watch the full video ng mga scenery ko is nandun siya sa ating description link sa video na to. So, kung mapansin natin, di ba, so, sabi ko kanina, halata, andun pa rin yung element na pagiging valley niya, pero incorporated siya with other dance forms. And ang fluid pa rin ng kanyang galaw. Okay, so that's an example of contemporary dance. Okay, contemporary dances is marami pa siyang incorporated styles. Next type of dance categories is, alam ko ito, isa to sa mga uso ngayon. Okay, is the hip-hop dance. Alright, so, ang hip-hop dance is meron din siyang klase or meron din siyang mga inside categories or style. Okay, kanya-kanyang style din sa hip-hop. So, hip-hop meron din siyang mga branches under. So, isa dito yung locking and popping. Okay, locking and popping. So, ano ba ang locking and popping? So, technically, it's a two hip-hop dance. So, it often go hand-to-hand, hand-in-hand. So, locking involves fast movements and sharp poses. Okay? Then exaggerated gestures. So popping on their routines with a move known as a freeze. So biglang mag-freeze yung kanyang galaw. So minsan napagsasama siya yung lock, freeze. Okay, so ganun nangyayari. So para mas makakita tayo ng sample kung paano siya ginagawa, let's watch this video. That's observed ko rin laughing and popping sa kanyang dance. Where's Father Jack? Where's Father Jack? Yes, where is he? He's in his... Oh, he's lost him again. I have to. Wait a second, Ben. Is that not Jack there? That's the party, huh? Relax, stop. See how the lock and party. Okay, so isa lang masasabi ko on that dance. Ang galing. Di ba? Ang galing. So, nakilala niyo kung paano na pagsasama or paano ginagawa ang locking and popping. Alright? So, another type ng hip-hop dance is yung break dancing.
Okay, so itong breakdancing, medyo kakaiba siya kasi may pagka-acrobatic siya. Okay, so breakdance is an energetic form of dance popularized by African American and US Latinos. So that includes stylized footworks and athletic movements such as spinning on the knees, hands or head. So it is it originated in New York. So during the late 1960s and early 1970s as a form ng martial art moves na dinevelop ng mga street gangs. So during that time kasi uso yung mga gang war on that street. Na kalimutan ko lang yung particular name ng New York Street na yun. And ayan, so dinevelop nila yon. Then in case na nagkaroon kasi ng agreement nun between the gangs na imbis na mag-away sila through kasi nakakapag-cause sila ng injury sa iba, so they decided na yung imbis na magsuntukan sila face to face, diba? So they decided to make it as a dance movement. So kung mapapansin natin ng mga breakdance, parang medyo may pagka-martial arts yung kanyang galaw kasi dun yung nag-originate. Okay, nagkaroon ng parang peace agreement between the gang. Then, imbis na magkaroon sila ng gang war, which is they punch one another. So, ang nangyayari, they are showcasing their movement as parang naikipag-away sila. Pero walang hitting sa isa't isa. Diba? So, parang they are just dancing. So, doon nagsimula ang breakdancing. Okay, so para mas maintindihan natin kung ano yung breakdancing at saka kung ano yung kaibahan niya sa ibang hip-hop dance styles, panoorin natin itong video. B-Boy Focus from Finland! Представитель Flow Mo Crew! They say the tribe can't flow, but we've been known to do the impossible like Broadway Joe. So sleep if you want, like we will help you get your Z's, true. But here's the real scoop. I'm all that and then some. Sharp, dark, and handsome, bust a nut inside your eye to show you where I come from. I'm vexed, fuming, I've had it up to here. My days of pain, news are over. Acknowledge me, it's in there, yeah. I'll be wrecking from the jump speed, meaning from the get-go. Sit back, relax, and let yourself go. Don't sweat what you heard, I act like you know. Yes, who's the black sheep? What's the black sheep? Okay, so kung makapansin natin ang kaibahan or yung pagkakaiba dyan sa unang dance, which is sila kanyang popping, itong breakdancing, tulad niya ng description, is meron siyang mas athletic yung pang kanyang pagiging galaw or yung kanyang movement, diba? Tama? So, at saka mas kailangan siya ng malupitang muscular strength, tsaka muscular endurance, especially the core, kasi you can do those move without the core muscle being strengthened. Tama? Alright? Now, after breakdancing, meron pa tayong isang type ng dance. So, kita natin. Here we call uprock. Okay. So, uprock, it is a combination of many dance movements to create a soulful dance. Typically, these dance styles includes shuffles, spins, freestyle movements, jerks, and hand gestures. Okay, so para makapanood natin kung ano yung uprock, let's watch this video. Ito yung hip-hop na dance na chill-chill. Chill-chill lang. Observe, kung galaw nila, di ba? Chill-chill lang. Walang lakas. Galaw dahil ng kamay. Paa. Katawan. Kasi sa move. Sabi sa beat.
Diba? So galaga ako, nag-isip sila ng galaw. Anong gagawin nila? So sila ng galaw, tapos isip-isip sila. Then gagawin nila, di ba? Okay, so that's the up-rock. Up-rock move, up-rock type ng dance. Okay, so balikan natin yung lyrical. Or is that lyrical? Okay, so lyrical is a unique style of hip-hop in that it tells a story. And it's a dance to the words of the music instead of the beat. So itong klase ng dance na nagbabase siya sa lyrics ng music than the beat. Okay, so it is, kung mapansin kasi natin ang mga hip-hop dance, mga modern dances, nakadepende siya sa beat, di ba? This type is medyo unique siya kasi nakadepende siya sa lyrics. So it is often fluid in nature and more interpretive than other forms of hip-hop. Okay, so let's watch this video to further gain understanding on what lyrical dance is. Welcome back to So You Think You Can Dance, where our top seven couples are battling it out for your votes. As you already know, we thought it would be fun tonight to find out what our top 14 contestants were like as children and revisit their most... ever forgive him? Let's find out. It's Ashley and Jacob. What did you say? What you say? That you only meant well. All right. So, ayan. So, ayan yung klase ng isang lyrical na hip-hop dance styles. Di ba kung mapapansin natin, hindi siya basta-basta nakadepende lang sa beat. Although there are locks and pop then sa beat. Pero more on pag-interpret siya doon sa meaning ng dance. Di ba? So, para meron silang pinoportray na message to their audience. Okay. So, on that dance, may kita natin na it's about an affair. Di ba? Okay. So, another type ng hip-hop dance is yung b-boying. Okay, b-boying. So, thought to be one of the very first style of hip-hop. So, b-boying isa siya sa mga first style ng hip-hop. So, it is characterized by acrobatic power move, power movers then upright moves and footwork. So, dancers also punctuate their routines with a move known as the freeze. So, parang medyo may pagka... katulad din siya ng iba na klase ng hip-hop dance. Okay, so let's watch this video to further understand what's b-boying. Pansin yung paa nila, paano b-boy, parang meron lang isang patay ng steps.
Okay, so that's b-boying, di ba? Kung mapansin yung katulad yung sabi ko kanina, yung paa nila, yung sa galaw nila, parang they are forming, yung steps nila is parang triangle, triangle, ganon. So, that's what b-boying is. Okay, so another type ng dance naman. Okay, balik tayo sa type ng dance. So, labas na tayo ng type, sa, labas na tayo sa type ng hip-hop dance. So, balik tayo sa general form ng dance. Type ng dance is yung tap dance. Okay, so, tap dance is a type of dance characterized by using the sound of tap shoes striking the floor as a form of percussion. So, the sound is made by shoes that have a metal tap on the heel and toe. Okay, so ang ginagamit, they are creating sounds through their shoes, by tapping their shoes na gawa sa, na may metal. Okay, so para mas maintindihan natin na bakit natin kung yung klase ng tap dance, so let's watch this video. Sa muli pong pagbubukas ng ika-apat na season ng Pilipinas Got Talent sa Sabado, February 16, narito po para bumili. Say they are known, the Happy Feet. So, nag-perform sila. Isa sa mga contestant na Got Talent ata. I think it's season 4 yata. Okay, so, di ba? Sabi nga doon sa description, yung nag-create sila ng sound, ng percussion sounds sa kanilang shoes. Okay, so that's the tap dance. Now, let's proceed sa ating, I think this is, yeah, the last type ng dance categories is yung ballet. Okay, so ballet, so, kung naalala nyo kanina si Isidora Duncan sa contemporary dance, dito siya na ang galing. Okay, so what is ballet? Ballet is one of the world's most popular dance genre. So, ballet dancers are renowned for their grace, flexibility, and athleticism. Okay, so, nag-originate ang ballet during the Renaissance. And, inintroduce siya sa French court ni Catherine. Okay, asawa ni King Henry during that moment. Pero, hindi siya agad sumikat doon. Hindi agad siya nakilala doon. Hindi agad nakilala yung ballet during that time. So, nag-flourish lang yung ballet until a century later. Noong si King Louis XIV ng France ginawa niyang standardized niya ang art form ng ballet. Okay? So para makita natin kung ano ang klase, kung ano ba ang dance ng ballet, and I know since popular tong dance na to and marami sa inyo is familiar or kilala yung ballet. Okay? So para mas makita natin or malaman natin paano ba ang klase ng style ng ballet. So let's watch this video by Ballet Philippines Swan Lake. Look at their discipline, their grace, their fluidity. What are those? Let's take a look.
Okay, so that's the ballet dancing. Okay, so again, para mas makita niyo yung kabuuan ng video ng mga dances, pwede niyo dalawin yung mga link sa na nakalagay dito, which is I'm going to put din sa description ng video na to. All right, so that's all for today's lesson categories, types of dance categories. So I hope that you learn something. And medyo ngayon, makategorize na kung ano-ano klaseng mga sayaw ba ang mga nakikita nyo. Okay, so see you again next meeting. See you again next lesson. So have a nice day and enjoy and God bless.